Morning. Okay, so ang topic natin ngayon araw na ito is about oxyacetylene. Dahil sa sabi nga yan, in situ na tayo, so level up tayo. So dapat ang matututunan natin ay hindi lang sa paghihinang ng ano, ng mga kapal na bakal. So dapat at least paglalata, oxyacetylene na welding, marunong tayo. Then cutting. Gamit naman natin is LPG. So ngayon, i-introduce ko sa inyo kung ano-ano yung mga ginagamit natin. Then later on, ano po, so magpe-perform kayo isa-isa. But, bago kayo magpe-perform isa-isa, so papangalanan at i-identify ninyo yung mga parts and function ng bawat isa. Ano po? Kasi kung hindi natin alam kung paano gamitin yan, so baka sumarabog kita diktiyo, di sayang man. Sayang ng tato. Ano? Okay, sayang ng pag-discuss lang natin. Okay, so, ang isa sa pinaka-importante, ano? Una, so meron tayong mga tangke. Ano? So, yung mga tangke natin, ito, makikita natin. Pakita mo nga, yan, ang video program natin. No? Ang mga audios natin, ito mo. Okay, hi guys, welcome to the vlog. Guys. Okay, so ang ano po natin, ang gagawin po natin ngayon is just for ano lang muna, identification lang muna, and later on saka po natin to i-install. Ano po? Para naman po mamaya is i-determine naman natin yung iba't ibang klase ng apoy. Ano? So may iba pang klase kasi ng klase ng apoy, ano? Hindi ito po yung apoy na pinaglalaruan ninyo ng shota nyo, ha. Okay, so ito po yung apoy na nakakasunog. Okay, so first, ito po yung tangke natin. Meron tayo ditong tatlong tangke. Nakikita nyo po ba? Yan, may tatlong tangke tayo dito. So ito po yung sa oxyacetylene tank, then LPG tank. Ano po? So ito po ay hindi natin pwedeng pagsabay-sabayin. Ano? Dalawa lang ang kailangan natin. Pag maghihinang tayo, kailangan natin ano, pag mag-welding is acetylene and oxygen. Pag magka-cutting tayo, oxygen and LPG. Ano po? So may ano po kasi yon, may iba't ibang dahilan kung bakit LPG ang kailangan natin gamitin pag cutting, then pag nag-welding is acetylene. So although pwede naman pong gamitin yung acetylene pagkakating, kaya lang medyo magastos lang kasi medyo mas mahal siya compare sa LPG, ano, liquefied petroleum gas. Okay, so sa kada tangke meron po tayong regulator. So ito po yung nagre-regulate na flow ng gas papunta doon sa ating torch. Ano po? Okay, so meron po tayong dalawang gauge. Yan. Ito, malapit sa tangke. Yan. Then ito, papunta dito sa hose. So ibig sabihin, ito po yung titingnan ninyo pag gusto ninyo makita kung ilan ang laman ng tangke, ilan ang pressure. Then ito naman po ang titingnan ninyo kung ilan po ang pressure na lumalabas dito sa hose. Ano po? So dalawa po ang pressure gauge natin. Merong green and merong red. Pag red, acetylene, or LPG, pag green, oxygen. Okay po. So, ito po yun. Ano? Alright. So, yan. Pag sa LPG, pag 3-head type, gumagamit tayo ng adaptor kasi hindi po sumusubo yung ating lock nut para doon sa LPG. Ano po? So, gumagamit tayo ng adaptor. Then, ito naman po yung mga kadalasan na ginagamit natin pag tayo ay nag-welding or nag-cutting. Ano po? Ito po yung i-identify ninyo sa isa. Mamaya. Ano po? Kung nakalagay po ito dito, i-identify po natin. Pag hindi po nakapag-identify, so hindi po sila makakapag-hinang. Ano po? So, ito. Ilabas lahat-lahat. Ano po? Para... Okay, so papakita ko lang po isa-isa. So regulator, nabanggit na po natin. Ito, kanina. So green. Pag sinabing green, ano? Makita natin green. So may pangalan naman.
i-install natin siya sa oxygen. Ano po? Oxygen. Red sa acetylene o LPG. So meron po itong mga parts, ano, katulad ng sinabi ko kanina. So ngayon, ito po yung discover natin mamaya sa identification. So ito naman po yung nut. Ano po, pinipihit natin. So tumataas yung pressure dito sa hose. Ayun po, dito sa gauge. Ano po, pag niluwangan natin, so buwababa yung pressure. So ibig sabihin, pag diniinan natin, so lalakas yung pressure niya, dadami yung konsumo mo. Ano po, ganun lang naman yung simple. Okay, yan, ito yung torch. So meron tayong parts nito, ito yung hose, ito yung needle niya para sa oxygen and yung sa acetylene. Ito yung bulb niya, ano po, para sa oxygen, para sa acetylene. Yung handle, ano po, tapos ito po yung head niya. Pag welding ang gagamitin natin, ito yung head and ito yung tip, ano po. So meron tayong iba't ibang number ng tip. So makikita po natin ang numero ng tip natin depende sa hihinangin natin dito po sa baba. Ayan, so meron pong number 3. Ayan, makikita ba? Number 3. Ayan, medyo maana, no? Pero makikita mo yan sa ano mo, pag tinignan mo. Number 5. Ano po? And number 7. Ayan, so dyan po makikita natin yung iba't ibang tip. So mapapansin po ninyo, ano po, iba-iba din po ang butas niyan. Ano, iba-iba ang butas niyan. So depende po sa hinangin ninyo. Pag ang wire or rod na gagamitin po natin is malaki, so malaki din dapat yung butas ng tip. Ano po, pag maliit, so dapat maliit lang. So pagka tie wire po ang ginagamit natin, ano? So usual na tip na ginagamit natin is 3. Ayan po. So 3 po 'yan. 3. Yan. Manipis lang po, ano, para po kaya niya lang tunawin yung laki ng rod niya and kaya niyang i-distribute. Ano po? Kasi pag sobrang laki naman, mabubuta siya, sobrang luto naman siya. So aanuhin natin, titimplahin din po natin. Ano po? Then sa tip naman po ng cutting, ano po, iba naman po ang torch niya. Yan, ito po ang torch ng LPG cutting or oxyacetylene cutting. So, ito po yung lever niya, ito yung adapter niya, tapos ito po yung high pressure niya, tube. So, dito po nagahalo yung acetylene and oxygen, then inilalabas po niya sa tip. Ano po? So, pag gagamit po tayo ng tip, may iba-iba pong klaseng tip. Ano? So, may LPG and may acetylene. Hindi po pwedeng gamitin yung tip sa acetylene, then mag-anggas mo is LPG. So, mag-ano po yan? Mag-putok-putok yan. Dahil yan, 100% mag-mimix. So, magkakaiba po siya ng blowback. Or ang tawag dyan is, ano yan? Backfire. Yan. So, nagkaka-backfire po yan. Ano? So, kaya, anuin po natin. Tingnan po natin. Ano? So, ang pagkakaiba po ng LPG tip at saka acetylene tip. Ano? Ay, wala yung... Ah, ito. Okay. Pag LPG po ang gagamitin natin, ano, pag tip ng LPG or LPG gas ang gagamitin natin, ang tip po niya is dalawang parte. Yan. Meron pong inner and merong outer shell. Ano po? Pag acetylene, isa lang po siya. Wala siya. Hindi siya natatanggal. Isa lang po. Ano? So, yan po. Ano? So, yun po ang pagkakaiba niya. Naintindihan po? So, dapat alam po natin yan, ha, kasi baka LPG yung gamit natin, tapos acetylene tip yung gamit natin na yung tip. So, medyo mahihirapan ka nun magtimpla. Although, nakakakat naman, kaya lang daw kaka-air firm yung may libintador na kaibanan. Ano po? So, kaya titingnan po natin. So, napakahalaga, basic, na kailangan
na alam natin so ito. Ano po? Then, tip cleaner. Yan. Kasi po ito may mga butas. Ano? May mga maliliit, iba-ibang size. Ito, ganun din. Ano? So, yan po. Meron po yung mga iba-ibang size. Yan. Tip yan. Cleaner. So, tip cleaner po yan. So, isusunsok nyo lang yan dito. Ano? Kasi po, may mga, habang naghihinang tayo, pag nagbabackfire, so, minsan nabubut, nababarahan. So, tinatanggal po natin ito. Ano po? Yan. Okay. Then, kung may lighter, ano? Or, pwede naman, spark lighter na lang. Ayan, pwede naman. Mas safe siya. Ayan. So, pagka nag-ano tayo, nagsisinde. Then, lights. This is, ano naman, kumbaga, labas naman doon sa, ano niya, sa outfit niya, pero kadalasan gumagamit tayo pag nagpuputol ng wire. Then, yung ating adjustable, pagka naglulusen tayo ng ating mga nut. Pero usually, ginagamit po natin is, ano ito? Cylinder wrench or monkey wrench or 10-way cylinder wrench. Ano? Bakit 10-way? Kasi po, 10 pambukas. Ano? 10 usage niya. Ayan po, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan po. Kaya tinawag na 10-way cylinder wrench. So, ibig sabihin, special tool po ito para sa cylinder. Ano po? Okay. So, yan po ang mga ginagamit natin. Ano po? So, may nakalimutan pa tayo? Okay na? Yung hose? Alam niyo naman na ito? Ano? Okay, so may tanong? May tanong? Pagmabuka na? So, pagmabuka na po, ano, ang gagamitin natin is 10-way cylinder wrench, pinaka-safe. Ano po? Ito, iniikot lang naman papunta counterclockwise. Ano po? Pag iniikot po natin to counterclockwise, open. Ano po? So makikita natin na may pressure dito, then dito. Pag binuksan natin yan dito, sisirip na ito dito. Ayan po. Yan. So, may karga na yon. May karga na itong hose natin. Ano po? So counterclockwise ang muka, clockwise ang sarado. So ito naman, ganun din. Pwede gumamit tayo ng adjustable or gumamit tayo ng cylinder wrench. So ganun din, clockwise. Yan. Ayan po. So may laman siya. So mamaya, bubuksan natin siya. Gagamitin natin. Then mamaya, itetestingin natin yung iba-ibang klase ng apoy. Ano po? So, ayan. Nag-iisa-isa na siya. Cleaner. Cleaner. Tip cleaner. Tip cleaner. So, ayan. Ano ang gagawin nila? Magtatak and mag-welding mamaya kami ng oxy and cutting. Ano?